Yan, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Grabe po, iba talaga thank you, pag-live. Ayan, talagang kailangan po na ano na mabilis-mabilis po tayo paanong gagawin mga troubleshoot na ganyan. Thank you Lord. Hallelujah. Hindi po pwedeng matigil po ang gawain pong ito, ano, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Napakaganda po ng ating pong binasa sa Kawikaan chapter 5 kanina. Balikan po natin ito. Sayang naman na hindi po natin ito mapagbulay-bulayan. Ayan. Ang ganda-ganda ni Sister Cynthia, oh. Diba? Talagang ano, bagong-bago ang kanilang ano, mansyon. Praise God. Parating sa kapadyaan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So balikan po natin, mga kapatid, yung Kawikaan chapter 5. Ang title nito is Babala Laban sa Pangangalunya. No, ano po ba yung pagkakaintindi niyo po sa pangangalunya? Sige nga, magkwentuhan po tayo. No, ano natin, pagbulay-bulayan po natin, busisiin natin maigi itong pong ating binasa. So, feel free po, kailangan 477 na araw eh, kwentuhang magkakapatid. 'Di ba? Para tayong nagbe-breakfast tapos naglalahad po tayo ng kanya-kanya po nating mga insights, no? Papatungkol dito sa atin pong binasa po sa Kawikaan chapter 5. Babala laban sa pangangalunya. Ibig sabihin, nagbababala po ang Panginoon. Ayaw po niya, no, ng pangangalunya. 'Di ba? Ayaw po niya na meron po tayong pagtataksil, no, na gagawin, no? At kung ito man po ay nangyari sa dati nating panahon, eh dating tayo 'yon. Hindi na po tayo ngayon nagtataksil. Eh pwede po kasing ang pangangalunya, eh pwedeng halimbawa sa iyong asawa, 'di ba? At pwede rin po nating gawin ito, no, sa Diyos. Na yes, meron po tayong ibang kinikilala ng Diyos sa ating pong buhay. O marami tayong Diyos sa buhay natin. Na 'yun po yung nasusunod sa buhay natin. Ayaw po ni Lord noon na meron tayong kikilalaning ibang Diyos maliban po sa kanya. Yan, ayaw po ni Lord. Sabi, I am the God, a jealous God, no? Ayaw po ni Lord na mas may kinuhumalingan tayong ibang tao, ibang bagay, mas may importante sa atin, may iba tayong mahal, ang number one sa buhay natin, eh hindi si Lord. Ayaw po ni Lord noon, kaya meron siyang babala. Diba, yan po yung title ng Kawikaan chapter 5. Ayan, pwede po bang mag-share po tayo kung ano po yung pagkaunawa nyo po sa atin pong napakinggan at binasa na Kawikaan chapter 5. Praise God. Sino po yung gusto pong unang mag-share? Sa verse 1, sige po, isa-isahin po natin. Sabi rito, aking anak. Ang version po kasi nitong Bible ko is Magandang Balita Biblia. So ito po yung parang yung original Tagalog talaga na mga words. Yung hawak niyo po kasi na merong pandesal, yan po yung easy to read version Tagalog. No, yung madaling maunawaan na Tagalog na kahit mga millennials po ay maunawaan po nila. Pansinin niyo po yung mga kabataan ngayon, pag nagtagalog kayo ng malalim, hindi na nila yung maintindihan. No, hindi na nila gets ano 'yan, parang ganun, 'di ba? Hindi na nila magets ko ano pong meaning. Kaya gumawa po ng easy to read version sa Tagalog. At ito po yung sa akin ay Magandang Balita Biblia. Eh medyo may pagkamalalim po na Tagalog. Or medyo mahaba po, no. Sabi po, aking anak, karunungay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. No, nais po ng Panginoon na makinig po tayong mabuti sa kanya pong salita, sa kanyang mga sinasabi po sa atin, sa pamamagitan po ng salita niya sa Biblia. Kaya nandun po, aking anak, tayo po yun. No? Sino po yung mga anak ng Diyos? Taas mo ang kamay. Amen. Amen. Praise God. Tayo po yun. Kinakausap po tayo ni Lord. Sabi niya, aking anak, karunungay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Sa verse 2, sa gayoy magagawa mo ang mabuting pagpapasya at ang bawat sabihin mo'y kaalaman ang ibabadya. No? Magkakaroon daw po tayo ng mabuting pagpapasya sa buhay po natin. Ano man po yung sitwasyon natin na kailangan pong pagpasyahan,
No, magagawa po natin yung tama kung tayo po ay sumusunod, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, no? At ang bawat sasabihin po natin, full of wisdom, no? Nagaling po sa ating Panginoon. Praise God. Nandiyan pa po ba kayo? Nandito pa. Yes po. Kasi po baka mamaya naghahang lang po. Kasi wala pong galaw. Yeah. Kaya gusto ko po yung medyo may gumagalaw-galaw kayo dyan. Kaya nakikita. Sabi, pagkat labi ng haliparo, tingnan nyo po ha. Ano po dun sa verse 3, dun sa version nyo po? Pakibasa nga po si Sister Lita yung verse 3. Verse 3, ang salitang masamang babae, kasing tamis ng pulot. Ng pulot at manayad sa tulad ng langis. Ayun. Po. E dito po sa magandang balita, version po ng Bible na binabasa ko ngayon, pagkat labi ng haliparot, no, talagang yun po yung word, no, ay sintamis nitong pulot at ang kanyang mga halik kasiyahan nga ang dulot. So nandun po yung mga temptations, yung mga tukso, no, yung mga tukso po na talagang matatamis na salita, no, para mainganyo. 'Di ba? Para mahatak, mahila ka. No, 'di ba? Sabi po rito at ang kanyang hali kasiyahan nga ang dulot, no? Kung tayo po wala sa Panginoon, no, madadaig po tayo talaga ng tawag nitong haliparot, no? Kumbaga talagang mapang-akit na tukso. 'Di po ba? Minsan nga po kahit Kristiyano na, nakakalimot pa. Yes. Kristiyano na po, nakakalimot pa. Alam yes. na ang salita ng Diyos. Pero nandun po na natatalo pa rin, no? Natatalo pa rin po ang ng kanyang laman, no? Kasi po masasabi po natin, ito itawag na lamang po ng laman, kagustuhan na lamang po ng laman at nadadaig po, no? Nawawala po, nakakalimot po. Ang tao. Sabi po, ngunit pagkatapos mong magpasasa sa alindog, hapdi kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. No? Kung ang pagkakasala pong yan, akala po, ma-enjoy ng pangmatagalan. Ano? Pero sigurado po, may consequences. May mararanasang consequences. Ito po'y napakalinaw po sa salita ng Diyos. Ang sabi nga po dito, hapdi kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. Maaaring physically or maaaring emotionally. Di po ba? Na ito po ay mararanasan yung consequences po ng nagawang kasalanan. Ang kanyang mga hakbang ay tungo sa kamatayan. Daigdig ng mga patay ang landas na hahantungan. No? Sapagkat ang kabayaran po ng kasalanan ay... Kamatayan. Yes, yan po. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan po ay sinabi po sa aklat ng Roma, no? Kaya nga po na nandito po na tayo'y pinapaalalahanan. Nagre-remind lang naman po ang Panginoon. Sabi po rito, pagkat di niya siniyasat daang patungo sa buhay, ang daan niya'y likuliko na hindi niya ito nalalaman. So tayo po, makinig tayo ng salita ng Diyos, nandoon po na alam natin ng ang salita ng Diyos, ano ba yung dapat nating gawin at sundin, ano ba yung kalooban ng Lord. Pero binigyan po kasi tayo ni Lord ng kalayaan na pumili. So choice pa rin po natin. No? Meron po ba kayong naranasan na pinapayuhan yun ang pinapayuhan, pero hindi siya nakikinig? Meron pong ganon, may na-experience nyo yon. Lahat na ng payo, ginawa nyo na. Sinabi nyo na ano ba ang dapat gawin. Ito yung kalooban ng Panginoon. Ito yung gusto ni Lord. Ayaw ni Lord na ginagawa mo yan. Pero makikita mo, ginagawa pa rin. Diba? Kasi nga po, choice pa rin. Pinipili pa rin ng tao kung ano po yung gusto niya. Gusto ba niyang sumunod sa Panginoon o gusto niya ipagpatuloy? Yes, yung kasalanan. Okay. 'Di ba? Choice pa rin yes. Kaya minsan alam niyo po, ako personally, sabi ko, Lord, nakakapagod na. Minsan nami-misinterpret ka pa. Totoo sis. 'Di ba? Nami-misinterpret ka pa yan. Yung pagpapayo mo. Ay, paki-elamera kasi yan. Totoo po sis. Yes, tama. Sasabihin diba? Pa chismosa ka. Oo nga, Marites siya. Kino-correct mo lang naman. Yeah, this is marami.
Nagiging mapanghimaso kasi. Opo, akala pa kailamera ka na, nanghimaso ka na sa buhay, pero nandun po yung pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya po natin ginagawa ito is dahil mahal po natin ang ating kapwa. Diba? Yes. Hindi po pwedeng pabayaan lang po natin, nakikita natin na lumalangoy sa kasalanan po yung tao. So nandun po natatapikin natin, kapatid, alam mo na naayaw ng Lord yung ganyang buhay. Diba? Sasabihin sa'yo, sis, pastora ka? Diba? Masakit. Oo naman po. So, ipipersecute ka pa, diba? Masakit. Ipipersecute ka pa. No? Ikaw kaya magiging masama, sis. Yes. Parang ang feeling nila sa'yo, ay, ang galing mo na, no? Ayun nga po. So, hindi naman po nila naiintindihan. No? Kasi nga po, sarado po sila. Eh. Sarado pa yung heart nila, yung mind po nila sa katotohanan. Ang nakakalungkot po talaga is, minsan po is kasama, kumbaga, kasama mo na sa Panginoon, di ba? Alam na po yung salita ng Diyos. Pero nandoon po, nanghihina pa din, no? Mahina pa din po pagdating po sa tukso. Di ba? Kaya nga po, panalangin at pagpapahalaga ng panalangin para sa isa't isa. Kasi po, nandyan naman po talaga lagi no, yung temptations po sa ating mga buhay. Ititempt kang magalit, ititempt ka, di ba, na mapikon yung mga ganyan. So, magbantayan po tayo sa panalangin. Sis, na-experience ko yan kahapon. Ay, kahapon lang, fresh na fresh. Sige po, pwede nyo pong i-share. Diba, nag-fellowship kami every Monday. Okay po. Ninibite ng kapatid ko yung lipag ko. Una na umatay siya. Yung pangalawa, pangatlo. Hanggang sa ano. Hindi siya umatay. Ngayon sabi niya, te, andyan na si Ate Lita. Magbabible side study tayo. Sabi niya, unahin ko ba ba yan? O ang paghanap ng pagbabay ko sa upag dito sa bahay. Ginanong daw siya. Sabi niya, hindi, parang naman ito kay Lord para mapakinggan ka ni Lord. Mabibigyan ka niya ng kalutasan ng problema. Hinagot daw siya ng gano'n. Kaya sabi ko, ayaw mo na, pag-pray na lang natin siya. Sabi niya, gano'n sis, na, di ba masakit yun? Na, unahin ko babayan o pagbabay ko sa, pagbabay, maghahanap ako ng pagbabay ko sa iglaw, sa asapa, sa pag-upa sa bahay. Ginanon daw siya. Ito nga ako, magsasanla ako ng cellphone, sabi. Kaya sabi ko, ayaw mo na, ipag-pray na natin siya. At least, hindi tayo nagkukulang sa kanya. Yun ang sagot ko sa kanya. Opo, opo. Di ba masakit, sis? Opo. Masakit. Alam niyo po, kung tayo nga po ng mga tao, is nasasaktan po pagdating po sa pagwawalang bahala ng iba para sa Panginoon. Yes. Naiyak na ako, sister. Mas lalo pong sad si Lord, no? Siya po mismo ay nalulungkot din po dahil nga po ang mga tao po ngayon, dahil po sa tindi nga po ng kahirapan na nangyayari po sa buong mundo. Eh masyado pong nafo-focus na kung saan po ay nawawalan po ng pag-asa. Yes. 'Di ba? Yung iba nga po kumakapit na sa patalim, 'di ba? Para lamang po sa kanilang kabuhayan na hindi po nila alam na dapat sa Diyos po tayo, no, lumapit. Sa Diyos po tayo tanging umasa po na ang Diyos po ay nagpo-provide naman po sa lahat po ng atin pong mga pangangailangan. Praise God. Kaya po, alam na po natin, alam mo na, Sister Lita, ano po yung point of prayer para po sa iyong kamag-anak na ito na ipanalangin na mas lalo po na makilala, matagpuan po niya, ano, ang Panginoon. No? Magsuko po siya ng buhay sa Panginoon upang maranasan po niya yung pagkilos po ng Diyos sa kanya pong buhay. Yes. Kaya nga po sabi sa verse 7, kaya nga, aking anak, sa akin ay makinig. Huwag lilimutin salita ng aking bibig, no? Yes. Makinig po tayong mabuti sa ating Panginoon. Masarap po magbasa ng Bible. Amen po ba? Kasi ito po yung ano eh, yung mapa talaga na ibinibigay ng Lord kung paano po tayo yung direksyon na maging tama po yung buhay po natin. Kaya sabi, huwag lilimutin salita ng aking bibig. And in verse 8 po, lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, libang kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. No? Ganun po, ano? Eh, lumayo, ibig sabihin, sa tukso, tayo po yung lalayo. Diba? Hindi po yung tukso yung lalayo. Kasi yan po, habol ng habol. Tayo po yung iiwas, tayo po yung lalayo. Kung alam natin na sa ganitong pagkakataon, ay,
ayokong ano, pumunta dyan. Kasi nandyan ang mga tukso. Nagigets niyo po? For example, merong event na iniimbitahan ka at alam mo na dun yung kahinaan mo at maaring matukso ka, pupunta ka pa ba? Eh, hindi na po. Diba? Kung alam natin na yun yung mga pagkakasala na dun talaga tayo mahuhulog, eh tayo na po yung lalayo. Kaya nga sabi, dumayo. No, sinasabi lang po dito, babaeng masama, ibig sabihin sa kasamaan, no? Tayo na po yung iiwas. Eh sasabihin, hindi si Sir Irene, kailangan kong pumunta doon. Kailangan kong makasama yung mga tao na yun na alam naman po natin na talagang malalayo sa Panginoon at gumagawa ng pagkakasala. Eh kasi baka ako yung gamitin ni Lord para sa kanila. Pero ano pong katapusan? 'Di ba ikaw na yung nadala? Mm-mm. 'Di ba? Bad company corrupts good character. Correct. Kaya alam niyo po, mga kapatid, sana po ma-realize po natin ano, na napakahalaga po na tayo po ay pipiliin po natin yung mga tao na mai-involve po sa buhay po natin, na makakasama po natin most of the time ng ating pong buhay. Yung makaka-influence po sa atin na tayo po mapalapit sa Lord, hindi po tayo mapapalayo sa Panginoon. Alam ko po na hindi aksidente na ito po yung atin pong devotion for today. And I know that God po, alam po niya yung sitwasyon po natin sa mga oras na ito, sa mga panahong ito ng ating buhay. And in verse 9, baka dangal mo'y sirain at angkinin pa ng iba, sa kamay ng masasama ay mamamatay kang maaga. No, dahil nga po talagang pinipili mo no na ito ang kasamahin mo, ito yung maging grupo mo na alam mo naman na malayo sa Lord. Ang gawin mo, ipag-pray mo sila. Ipag-pray mo sila. Sabi ka, pwede kang makisama pero huwag kang makisama. Eh ang tendency kapag ganyan talagang kung ikaw lang mag-isa at napapalibutan ka ng mga tao na malayo sa Panginoon at dun mo inuukol yung maraming panahon mo, naku po, napakadelikado po nun. Sayang naman. Sayang naman yung mga panahon na kung saan nakita ka ng Lord kung gaano ka. Naglilingkod sa Kanya, nagmamahal sa Kanya. Then all of a sudden, nandyan yung tukso, nandyan yung mga temptations, na nagpadala ka, na akala mo maakay mo sila, pero ikaw pala yung naakay na nila. So bantayan po natin ang ating mga sarili at napakaganda po ng payo po ng ating Panginoon. Sabi nga, ang yaman mo'y uubusin ng taong di mo kilala. Mga pinagpaguran mo, makikinabang ay iba. So maaari po pala talagang itong mangyari dahil ito po'y nasa Bible. Diba? Talagang mauubos ka dahil mali na yung ginagawa natin, ginagawa mo sa buhay mo. Yung mga pinagpaguran mo, mawawala sa isang iglap. Naku, salamat sa Panginoon na tayo po ay pinapaalalahanan niya. Praise God. Kung magkagayon, wakas mo ay anong saklap, walang matitira sa iyo kundi butot balat. Ang hirap-hirap naman po noon. Diba? Talagang alam mo po yung mapipiga ka sa una, mag-e-enjoy ka. Diba? Akala mo okay lang. Pero ang ending pala nito ay kamatayan, kahirapan, hapdi, pasakit, ganyan po. Ano? Sabi po, dito mo nga maiisip. Dangan kasi, di ko pansin ang kanilang pagtutuwid. So, nasa huli po ang pagsisisi. Puso ko ay nagmatiga, sinunod ang aking hilig. No, kapag ang tao po pala dumating sa punto, sa una nag-enjoy until ito nga po sinabi naman sa salita ng Diyos na mararanasan ng matinding hirap, even kamatayan, 'di ba? Maaring mamatay hindi po physically but spiritual kasi nga po napalayo na sa Panginoon, no? Pero nandoon po marirealize mo, sabi nga eh, dangan nga ba, hindi ko kasi pinansin yung pagtutuwid, pinapaalalahanan naman ako dati ng aking mga kapatid. Pinapaalalahanan, may nagpapayo naman sa akin, nandiyan naman ang salita ng Diyos na nagpapaalala sa akin, eh nagmatigas ako noon, sinunod ko pa rin ang aking laman, sinunod ko pa rin ang aking hilig,
Yan. Ay, ito po yung nasa Bible po, ha? And in verse 13, ang tinig ng aking guro ay hindi ko dininig. No? Yung mga nagpapayo po. No? Aware ka po doon, hindi mo talaga dininig sa kanilang katuruan, inilayo ang aking pakinig. No, nandun po na na-realize na ng taong ito, no, na hindi ko kasi pinakinggan yung mga nagpayo sa akin, yung mga nagtuturo sa akin. At ngayon ay narito ang abakong kalagayan, isang kahihiyan sa ating lipunan. No? Nasa huli po ang pagsisisi, nandun pa rin yung pagkakataon na ipaparealize po ng Panginoon, no? Ang hirap and even po yung matatauhan ka talaga. Mapapasorry ka talaga kay Lord, no? Pero wag na po tayong humantong sa ganun, mga kapatid. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal, no? Nandun po, no? At ang tangi mong pag-ibig iukol lamang sa kanya. Ito po ay para naman po dun sa mga mag-asawa, no? Ang dapat ay maging tapat. So, yung may mga asawa po, no? Sabi po, maging tapat po tayo sa ating asawa at ang pag-ibig po natin ay iukol lamang po, no? Sa ating pong kabiyak sa buhay. Kung ikaw'y magkaanak sa babaeng di asawa, walang buting idudulot. Manapa nga ay balisa, no? Anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan upang hindi doon sa iba iasa ang iyong buhay. Hmm. Sige po, pagbulay-bulayin natin ito. Anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan upang hindi doon sa iba iasa ang iyong buhay, no? Ang anak daw po natin ay palakihin natin, no, nang makatapos ang pag-aaral, maayos ng pamumuhay. Sino po rito yung mga anak niya tapos na lahat sa pag-aaral? Meron Amen. Po ba? Praise God. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ng Panginoon. God is good, no? Amen. Sabi po eh. Diba? Upang tayo daw po, no? Tayong mga magulang, no? Pag napalaki natin yung mga anak natin ng maayos, napagtapos sila sa pag-aaral, diba? Tayo po'y kanilang tutulungan, pero minsan meron pa din pong ano eh, mag-iipon ako mabuti kasi ayokong umasa sa aking mga anak. Meron po ba nagsalita na ng ganun dito? Amen. Amen. Diba? Amen. Ayokong ano, ayokong humihingi sa anak ko. Diba? Kaya magsisikap ako na mag-ipon. Pero alam niyo po, is pag tayo ba'y mahinang mahina na, kaya pa ba nating asikasuhin yung ating sarili? E di anak pa rin po yung mag-aaral sa atin, titingin sa atin, mag-aalaga sa atin, di po ba? Yes. Makakapunta pa ba tayo ng bangko noon? Baka pag ATM ko pa ba para kumuha ng panggastos mo? Di ba? Siyempre po, yung katandaan natin, talaga naman po tayong lahat ay dadating doon, di ba? Kaya ang sabi po eh, ayusin natin yung pagpapalaki sa ating mga anak, sikapin natin makatapos sila sa kanilang pag-aaral. Kasi yung mga nakapagpatapos na po ng anak dito, kamusta po? Nandun naman po talaga na inaasikaso po kayo ng mga anak nyo, di ba? Tinitingnan yes, po ang pangangailangan ninyo. O mami, kailangan ba ng ganito? O may ganun ba? Pwede po bang... Yes, po, sis. Diba? Yes, po, sis. Amen po. Lahat ng pag-aasikaso, di ba? Ginagawa po ng mga anak po natin yan. Praise God. Ang sinasamahan pa nila ako. Yes, tayo yung baby nila ngayon. Yes, sis. Totoo yan, sis. Totoo ba? Yes. Oh, sis, basta maganda, maayos ang pagpapalaki mo, sis. Tatangkilikin ka talaga ng anak mo. Yes, amen. At saka baliktad na po, sa kanila na tayo nagpapaalam. Sila na yung nag-check. Nasaan yes. ka? Ano oras ka uuwi? Gabi na, wala ka pa, ma. Yeah. Totoo, sis. Totoo. Yung malasakit ba? Yung pag-aalala. Aka-release. Yes. Tayo na yung, tayo na yung nagmamadali na, ay, uwi na ako, inaanap na ako ng anak ko. Naku, papagalitan na naman ako. Baliktad na po. Ayan. Praise God, praise God. Yan po eh, sinabi rin po dito po sa Biblia, no?
eh, ano po yan? Kawikaan chapter 5 verse 17. Tandaan po natin ito. Sabi nga, kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay? Ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan, no? Magmahalan po ang bawat mag-asawa. Mabait siya at mainhin, babaeng kaakit-akit, ligaya mo'y nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib. Sa ibang babae, huwag ka sanang paaakit. Liwag mong papansinin, makamandag niyang halik, no? Praise God. Naku, talagang wala na po tayo sa ganung punto ng buhay natin, no? Na na-attract pa po tayo sa ibang ano, sa ibang tao, no? Ang mahal po natin ay ang binigay po ng Diyos para sa atin na kapartner po natin sa buhay, di ba? For better or for worse. Praise God. Salamat sa Panginoon na talagang tayo po ay binago ng Panginoon. Ako personally po, meron po akong mga patotoo pagdating po sa mga bagay na ito. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ako po ay kanya binigyan ng pagkakataon na maging maayos po at makabawi po, no, para po sa aking pamilya. Praise God. Kay buti po ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang ganda po ng verse 21. Ang paningin ni Yahweh sa tao'y di inaalis. Laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. Praise God. Amen, sis. Ang paningin ni Yahweh sa tao'y di inaalis. Mga kapatid, tandaan niyo po yan, ha? Hindi po inaalis ni Lord ang kanyang paningin sa atin. Laging nakasubaybay po ang Diyos. Bawat oras, bawat saglit. Yes po, sis. Lahat ng ginagawa natin, nakikita niya. Ang sweet ni Lord. Sige nga po, alam niyo po, namnamin nga po natin maigi yun. Ang paningin mo, O Diyos, sa amin hindi inaalis. Lagi ka pong nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. Ang sweet. E tayo nga po, di ba? Sa ating asawa, sa ating mga anak, pag umalis tayo ng bahay, hindi na nila alam kung anong nangyayari sa atin, di ba? Tayo rin sa kanila. Pero ang Diyos po, bawat oras, bawat saglit, hindi po niya inaalis ang paningin niya sa atin. Amen? Amen. Damdaman niyo po ba? Gaano po ang Diyos ay nagmamahal sa atin, mga kapatid? Praise God. Praise God. Hallelujah. Sabi po sa verse 22, kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang. Siya ang magdurusa sa sarili niyang kasalanan. Pagkat walang pagtitigil, siya ay mamamatay at dahil sa kamangmanga na hantungan, no? Hantungan niya ay sa libingan, no? Talagang wag na po tayong magmatigas pa, no? Sa Panginoon, gawin na po natin kung ano po ang tama sa paningin ng ating Panginoon. Praise God. Alam niyo po ba, ito po ay match na match sa ating devotion for today sa unang Thessalonica chapter 4 verse 8. No, talagang match na match po siya. Purihin po ang Panginoon. Sabi po rito sa verse 8 ng unang Thessalonica, at yan po ang ating aha for today. Kaya, sabi rito, ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. No, God bless the reading of His mighty, living, powerful word. No, sabi po, sino man po ang humahamak? No, sino man po ang humahamak sa aral na ito, sa salita ng Diyos? Hindi po yung taong nangangaral yung hinahamak, kundi ang Diyos po ang hinahamak, no? Hallelujah. Sabi, ang Diyos na siyang nagkakaloob sa atin sa kanya ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, kung meron man pong hindi nakikinig sa mga pangangaral po ninyo ng salita ng Diyos, huwag po kayong titigil. Amen. Magpatuloy lamang po. At kung hinahamak po ang salita na inyo pong binabahagi, tandaan niyo po, hindi po kayo yung hinahamak. Amen. Kundi ang Diyos po ang hinahamak po nila. All the more na lalo po tayong magpursige. Kasi nakakaawa po yung kahantungan ng mga taong hindi makakakilala sa Panginoon.
napanood po natin yan, di ba, dun sa ating outing, yung The Burning Hell. Hindi po natin ma-imagine na ang mga kaibigan natin, mahal natin sa buhay, at mga taong nakakasalamuhan natin, dadating yung panahon na nandun po sila, hindi po, wag po. All the more na tayo po'y gamitin ng Panginoon upang hindi po sila mapunta doon. Amen po ba? Amen. Amen po. Hindi natin kakayanin. Kaya nga po ang sabi, no, Lord, maging vessel po kami, Panginoon. Maging vessel po kami, Panginoon, ng iyong salita. Mamuhay po kami ng may kabanalan. Mamuhay po kami na sumusunod sa kalooban mo. Hindi po OA yung sinasabing, ay, banal. Diba? Banal yan eh. Dapat lamang pong tayong mamuhay ng may kabanalan, mga kapatid. Sabi po sa Hebreo, no, kung hindi tayo banal, hindi natin makikita ang Panginoon. Sikapin po nating mamuhay ng may kabanalan sa tulong at biyaya po ng Panginoon. Panahanan po tayo ng kanyang banal na espiritu upang magawa po natin ito. Kung wala po ang banal na espiritu ng Panginoon sa atin pong buhay, kung hiwalay po ang buhay po natin sa ating Panginoong Hesus, hindi po natin kayang mamuhay ng may kabanalan. Hindi po natin magagawa talaga ang mga gusto po natin gawin kung hiwalay po ang buhay po natin sa ating Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos sa araw na ito na Kanya pong ibinigay po sa atin, na kung saan tayo po ay muli pinaalalahanan ng Panginoon, no, na wag po tayo magtataksil kay Lord. Wag po tayo magtataksil even po sa atin pong asawa at mga mahal sa buhay. Mahalin po natin ang Panginoon. Number one, sabi nga po natin, ito po yung sign na to, lagi natin itong ginagawa. To God be the glory. And Lord, ikaw po yung number one sa buhay ko. Amen? Amen. Lord, ang number one, wala nang iba. Diba? O, mangampanya tayo. Si Lord ang number one. Wala nang iba, no? Ipagsigawan po natin ito. Huwag natin ikahiya. No? Huwag natin ikahiya, no? Na tayo po ay makilala ng mga tagasunod ni Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Kaya mga kapatid, yan, meron tayong susunod na okasyon, ano? At nais ko pong anyayahan ang bawat isa sa darating na July 16. Yan. July 16. Yan. Mag-confirm naman kayo. Amen. Kailangan na po kasi nung akin pong nini, si Brother Marlon and Sister Joanne po, sila po yung nag-aasikaso para po sa Golden Gate po yung nasa likod ko. Golden Gate. Hindi, years old. Ngayon ko lang na-realize na Golden Gate yung nasa likod ko. At Golden po yung pinag-uusapan natin. And please confirm po, if you can attend please. At gusto ko po na sa araw na yon ng pagpapasalamat. Naiyak na ako. No? Ay mabigyan po ng karangalan, kadakilaan, kaluwalhatian ang Panginoon sa 50 taon na Kanya pong ibinigay, sa mahabang-mahabang taon po ng atin pong pagsasama hanggang sa muling pagparito po ng ating Panginoon. Sa mga nasa ibang bansa dyan, kayo po ay pwede pong mag-joy. Meron pong ginagawa si Brother Marlon and Sister Joanne that you can watch po live kung ano po yung magaganap sa event na ito. Pero para lamang po yan sa talagang hindi, napaka-imposible po nila makarating dahil nasa ibang lugar po sila. Like yung mga nasa Amerika po, kaila Sister Ivy na nasa Australia. Pero kayo naman po na naririto lamang po sa Luzon, ay pwede po kayong makarating on that day. At masaksihan po natin, maparangalan po natin ang Diyos sa gabing ito. Amen po! Amen. Praise God, praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Minsan po tayo po ay manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, maging lifestyle po natin na palagi pong ang atin pong mga labi lumalabas dito ang papuri sa Panginoon. We praise you, Lord. Sige po, sabihin po natin, we praise you, Lord. We honor you. We praise you, Lord. We praise you so much, Lord. Hallelujah. We bless your name. Hallelujah. We glorify your name, Lord. Tinataas po namin ang iyong pangalan. You are the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. You are mighty. You are holy. Oh, you are our Redeemer. You are the bread of life. You are our shepherd. You are the good shepherd, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Maraming salamat. You are powerful. Hallelujah. And there's none like you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo po sa amin pong mga buhay. Salamat sa araw-araw na pagpapaalala mo po sa amin. Sa pamamagitan po ng iyong salita na amin pong pinagbubulay-bulayan araw-araw, Panginoon. Salamat, dinadirect mo po ang amin pong mga landas, Lord. Salamat, panghawakan mo po yung buhay po namin, Panginoon, na hindi po kami magkasala, Lord, hindi po kami magkamali, Panginoon, sa lahat po ng aming mga ginagawa, maging sa nilalaman po ng aming isip, Panginoon, Lord, manatili lamang dito, Panginoon, Lord, ang iyong salita. Lord, hindi po ito mawawala, Panginoon, at tanging manangan po kami sa iyong mga pangako. Lord, yes, ikaw po ang Diyos na nangako, hinding-hindi mo kami iiwan, hinding-hindi mo po kami pababayaan, Panginoon. Lord, sinabi mo po, Lord, sa iyong salita na amin pong pinagbulay-bulayan ngayon, palagi ka pong nakasubaybay sa amin, Lord. Palagi mo kaming tinitingnan, sinusubaybayan, bawat oras, Panginoon. Sa lahat ng oras, Panginoon, sa bawat araw, sa lahat ng panahon ng amin pong mga buhay. And we pray, Lord, na magawa lamang namin yung mga kalugod-lugod po sa iyo. That we please you, Panginoon, na mapangiti ka namin, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. Lord, tulungan mo po kami, Lord, na maging matatag, Lord, lalong-lalo na sa lahat ng pagsubok na amin pong nararanasan. Ilayo mo po kami sa lahat ng mga tukso, Panginoon. Lahat ng gawa ng kaaway. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, surround us, Lord, ng iyong presensya, Panginoon. Surround us and fill us with your presence, Lord. At maranasan po namin ang pabor mo, Panginoon. And touch every people, Lord, na amin pong kakausapin, na amin pong babahaginan ng iyong salita. Lord, touch them, Lord. Open their hearts, their mind, Panginoon, sa iyong salita. And tanggapin ka, Lord Jesus, as Lord and Savior ng kanila pong mga buhay. Gamitin mo po ang buhay ng bawat kadiempad, Lord, na maging daluyan ng pagpapala, lalong-lalo na po ng kaligtasan na maibahagi po namin, Panginoon, Lord, sa amin pong kapwa. Lord, maraming salamat sa lahat po ng mga naririto sa devotion room for today. Continue, God, to bless each and everyone at patuloy na ang DM family, ang Kumarik Love family ay magmahalan ng lubos, Panginoon. Kung meron man pong nagkaroon ng mga alitan, tampuhan, o sakitan ng loob sa isa't isa, Lord, pawiin mo po ang lahat ng mga ito, Panginoon. Mabuhay po kami na punong-puno po ng pagpapatawad sa aming kapwa, pagmamahal, Lord, sa isa't isa, at pagmamalasakit sapagkat ito po yung kalooban mo, Panginoon. Lord, salamat po. I-bless mo po si Sister Lita. I-bless mo po si Brother Pete. Pagpalain mo po Sister Vivian and Brother Vincent. Pagpalain mo po Sister Arlene Paraiso, maging si Sister Annaline. Lord, i-bless mo po Sister Annalisa, Sister Ruby Tiongson. Patuloy, Panginoon, na pagpalain. At i-bless mo po ang buhay ni Sister Anna Clemente Navarro. Lord, araw-araw, Panginoon, siya po'y aming itinataas sa iyong paanan, Panginoon, ang buhay ni Sister Anna Clemente, lalong-lalo na, Lord, sa nalalapit po niyang check-up and even, Lord, the operation, Panginoon. Lord, you are the source of strength, Lord. You are our great physician, our great healer.
In the name of Jesus, we speak, Panginoon, the victory, Lord, in the name of Jesus, sa buhay po ni Sister Anna. And once again, Lord, patunayan mo po sa kanya, Panginoon, na higit, Panginoon, ang kaya mong gawin sa kanyang buhay. Maraming marami ka pa pong assignment, Lord, kay Sister Anna, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for keeping her, Panginoon, strong, Lord, in the name of Jesus. Maging sa buhay po ni Sister Trini, Lord, sa kanila pong pupuntahang event sa graduation ng kanyang mga anak for today. Ingatan mo po sila, Lord. Proteksyonan mo po at balutan mo po ng banal mong dugo ang buhay po nila in Jesus' name. Lord, maging sa buhay po ni Sister Cynthia De La Cruz, God, continue to bless her in the name of Jesus. Sa buhay po ni Sister Ruby Lacuna, in Jesus' name, bless her. Kay Sister Cez De La Cruz, Sister Bud Samson, Sister Jenny, and Sister Berna Barillo. Lord, i-protect mo po, Panginoon. Sister Jenny, maging kanyang mother na ngayon po ay magse-second booster. Lord, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, ingatan mo po si Ninang Mila and Ninong Ray na nagbiyabiyahi po sa mga oras na ito. Lord, saan man po ang kanilang patutunguhan, samahan mo po sila. Ingatan, Panginoon, proteksyonan, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, continue to bless Sister Abby and Brother Jovi Valle, in the name of Jesus. Maging sa buhay po ni Sister Jessica Alvero Cadavid, Lord, in the name of Jesus. Continue, God, to supply everything, Panginoon, sa pangangailangan po ni Sister Jessica para po sa kanyang mga anak. Thank you, Lord. Maging sa buhay po ni Sister Lizelle De La Cruz, Lord, bless her in Jesus' name. Kay Mars Irene Alfonso, in the name of Jesus, we speak, Lord, your blessings be upon the family, Panginoon, ni Mars Irene, lalong-lalo na, Panginoon, Lord, ang yung pagsama, Panginoon, sa buhay po nilang pamilya. Lord, even kay Sister Revelyn Marquez, in the name of Jesus, Lord, bless her, Lord, in Jesus' name. Sa buhay po ni Sister Juliet Ramos, Lord, continue, God, to bless, Lord, Sister Juliet, at kasama sa panalangin, Panginoon, si Dr. Claudine. Ingatan mo po si Dr. Claudine, maging, Lord, kay Doc Jello. Lord, i-protection mo po sila, Panginoon, lalong-lalo na, Lord, na sila po ay palaging naka-expose sa hospital. Lord, keep them, Panginoon, protect them, Lord, in the name of Jesus. Ingatan mo po ang baby, Lord, na nasa sinapupunan po ni Dr. Claudine. Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Continue, God, to bless Sister Tess Mangat, maging sa buhay po ni Auntie Lorna, Ate Susan, Osenar, Kuya Jojo. Lord, bless them, Lord, in Jesus' name. Maging kay Sister MJ, Lord, continue, God, to bless them. Lord, i-bless mo po Sister Emmy Pineda, Sister Roselle. Lord, bless them, Lord, in Jesus' name. Maging, Lord, kay Sister Bing Dequino, kay Sister Camille Ladaran, Sister Cel Estrella. Maging kay Sister Jonah, Lord, in Jesus' name. Lord, i-bless mo po sila kay Sister Bernadette Victa, Sister Maricar de los Santos. Oh, hallelujah. Lord, sa lahat po nang naririto sa Zoom room, ngayong umaga pong ito'y sa iyo lamang umaasa, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at katapatan sa buhay po ng bawat isa sa amin. I-bless mo po ang maghapong ito, Panginoon. Sino man po ang may mga sakit karamdaman sa amin pong mga kakilala, mga mahal sa buhay. Maging, Lord, sa prayer request po ni Sister Rachel De Rama, in the mighty name of Jesus, we pray for her, Panginoon, for healing, Lord, sa kanya pong check-up ngayong umaga. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Lord, pagalingin mo po si Sister Rachel, anuman po ang kanya pong nararanasan, Panginoon, sa kanya pong physical na katawan. You are our great healer, and we speak, God, that by the stripes of Jesus, by the stripes of Jesus, Sister Rachel De Rama is already healed. Maging sa buhay po, Lord, ni Kuya Joey Buganon, Lord, in Jesus' mighty, mighty name. At maging, Lord, sa nakatapos na operasyon, Panginoon, ni Sister Osang, Lord, Rosanna Layub. Thank you, Lord, for the successful operation, Panginoon, Lord. We pray for fast recovery, Panginoon, sa major operation na kanya pong naranasan. Lord, hallelujah. We thank you, we honor you, we bless you, Lord, at patuloy na deklarasyon that Jesus is Lord over our lives. Hallelujah. That Jesus is Lord over our family. That Jesus is Lord over our health. Jesus is Lord over our finances.
Jesus is Lord over the Philippines, and Jesus is Lord all over the world. And may the love of the Father, the grace of the Son, our Lord Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be with us now and forever. This is our prayer. We love you, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Love you all. And tomorrow, po. God bless you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Sister Irene. Thank you, rin po. Mwah, mwah, mwah. Thank you, Irene. Thank you, everyone. Bye. God bless. Bye. God bless po.